Magandang buhay mga Repa Pips dyan. So inabutan na tayo ng dilemma at inabutan na tayo ng ulan, pero hindi tayo magpapapigil dahil bibisita tayo dito sa Marcel's Bouldering Nook, kauna-unahang activity or outdoor activities na ginawang indoor activities dito yan sa Bukawe, Bulacan. So kung makikita nyo mga Repa Pips, ito yung pinagmamalaki nilang Bouldering Nook ba yun? So hindi pa natin masyadong alam dahil beginner pa lang tayo, pero ang pagkakalam ko syempre wall climbing yan para sa mga kagaya ko na beginners. At bukod dyan, nag-o-offer din sila mga Repa Pips in the near future dahil soft opening pa lang ito. At maraming salamat kay Sir Armand sa pagpayag sa akin na gawa ng syempre YouTube video. Ayan, nakita nyo naman, merong ala Spider-Man na umaakyat doon. At bukod sa cafe at yung activities na yan, meron sila rito ang Repa Pips na kwarto para sa mga gustong mag-overnight, yung mga malalayong lugar na papasyal dito para makapagpahinga kayo. At kung may kasama kayong chikiting, kita nyo, sigurado at sigurado ako, hindi matutulog yan. So, ano pang hinihintay natin mga Repa Pips? Siyempre, hindi ako magpapahuli dyan. Aakyat din tayo dyan. Tingnan nyo lang, diba? So, tara, mga Repa. So, mga Repa Pips, ayan, nakasama ko ngayon si Sir Omar, si Sir Nico, at si Sir Justin. Sila lang naman ang mga may-ari ng itong Marcel's Bouldering Nook. Ayan, so, kwento muna tayo. Sir Amon, Omar, Sir Amon, paano ba nagsimula ito Marcel's Bouldering Nook? From the word na Marcel's, parang pangalan niya ata ito na tao. Actually, pangalan ng ano yun, na Unggoy. So meron kami, gusto na pinaparoon sa TV series, ang Friends. So doon namin nakuha yung pangalan. Ah, so Marcel, ang pangalan pala ng Unggoy. Nagkakaon, pwede ba Unggoy din? Oh, so, curious kasi ako mga Repa Pips, kasi wala sa tatlo nila yung pangalan na Marcel. Iniisip ko baka mamaya pinaghalo-halong Amar, Nico, Justin, yung pala pangalan pala ng Unggoy. So, sir, sa Amar, sino ang pasimuno nitong sabi na natin cafe na to? May plan talaga kami maglagay rito ng cafe at restaurant. Yun talaga yung original na plan. Tapos, nag-usap ka kami ni Nico, saka ni Justin. Naisip nga namin itayo ito na work life. So sinig ko talaga yung nagka-client sa amin ng ilang taon na. Kami, magsisimula pa lang ulit. Si Sir Nico yung nakita niyo mga report sa introduction video kanina na umaakyat. Si Sir Nico yung ala Spider-Man ngayon. So sa ending. So si Sir Justin. Sir Justin, ano masasabi mo dito sa itatayo ninyo na kauna-unahang cafe na may activities na kagaya nito. Magdamang-damang bali. First, in Bukawe ito. Ayan. Yes, oo. Ito yung first sa Bukawe. Where you could bring your friends, your kids even, to enjoy yung wall climbing activities. There's a wall for beginners. And it will be guided naman by your course in Ito. Tama nga rin, Pabibs. Ito, para sa beginner na kagaya ko talaga. Wala akong alam dito. Pero gusto ko masubukan itong wall climbing. Tanong natin si Sir Nico. Sir Nico, ano ba yung wall climbing para kung ano yung masasabi mo sa kagaya ko na beginner? Basically, yung wall climbing kasi is parang umaakyat na medyo vertical or nakahibot. Usually, in nature, sa mga bundok, meron mga flat or vertical na mga parts ng bundok na inaakit ng mga tao. Ngayon, pinusubungan natin siya to simulate sa loob. Kaya nagkaroon ng mga ito. So may tatlong klaseng discipline or type ng wall climbing. So unang-una, ito na, which is bouldering, which is, ito yung pinaka-purest form of climbing because it's ikaw lang at yung wall, wala ang tali, wala ang harness. At ang mababa siya, kumpara sa ibang wall climbing ng militar. At sumusuporta sa pagbagsak mo yung parang yung mat. So safe na safe ito kahit bumagsak kasi meron naman tayo ang matik yan. Masabi natin safe siya kung properly guided yung mga tao. So, sabihan natin yung safety aspects ng sport para alam nila paano bumagsak. So yun mga Repa Pips, kailangan pala alam natin yung proper way ng pag like, so hindi pala ito pa pwede na hayaan lang natin yung mga bata na umakyat. Ayan, so, ano pa mga yung sarong na sarong dito? Okay, so yung meron kami, bouldering, meron dalawang wall
So, itong side na to sa kaliwa ko, ito yung 15 degree wall. So, ito pwedeng mag-climb dito yung mga mag-uha, nag-try ng sport, and also pati yung mga experience mag-climb. Dito naman, yung 40 degree wall, ito yung nakahiga. Kung mapapansin mo, mas papahiga siya. So, mas mahirap yung moves, mas maliliit yung mga hinahawakan. Tawag dito moonboard. So, moonboard kasi is standard wall siya na kilala all over the world ng mga climbers na ginagamit pang train. So, meron din siyang kasamang application na nag-share-share kayo all over the world ng mga rutang kinaklimb. Ito yung ruta pala yan. Ano pa yung nabanggit mo kanina sa ito na tree, wall climbing? Yung isa ay yung bouldering? Actually, baka nakita na rin ng ibang mga viewers sa Olympics. So, yung isa is ito yung bouldering. Yung pangalawa is sport climbing. So, sport climbing yung nakita nyo medyo matataas na wall yung inaakit nila. Yung may talik. Yung may talik. Sport or lead climbing yung tawag. Mm-hmm. Yung pangatlo is yung speed climbing. So, yung sinabi mo sa akin kanina na may sa dulo may tumatapik ng buzzer, parang buzzer. Speed climbing yung tawag. So, speed, usually ba yun yung dalawa? Yung dalawa magkasabay. Pakunahan sila ang atakas. Yung pala yung isa sa wall climbing category. Category or discipline? So, ngayon lang nalaman nyo mga Reba Pips. Kala ko dati, akyat ka lang na akyat. Yun yung sinabi, wall climbing. Nagsisimula na tayo na magkaroon ng basic lesson, pero syempre ang kauna-unahan dapat natin malaman dito mga Reba Pips, yung safety ng mga aakyat dito sa bouldering wall. Tama ba ako sa nito? Tama ba? Bouldering wall. Ayan, nandito si Sir Amar para sabihin sa atin kung ano yung mga dapat nating alam pagdating sa safety dito. Kung napansin yung lugar, no? Maraming alaman, open yung place, so siguradong safe to sa mga dahil COVID ngayon. Madali pumunta rito. Ang mahalaga, may mask kayong pupunta. Kung may dala kayong alcohol, mas okay din, pero provided namin ang alcohol. Ngayon, para bukod sa safety ng COVID, explain din ni Nico kung paano magiging safe din sa lahat ng pag-apert dito sa wall. So, sa lahat ng mga pupunta dito na unang beses nilang magta-try ng sport, i-orient namin sila sa paano yung tamang pagbaba or pagpagsak galing sa taas. Kasi yun naman yung pinaka-importante. Saka yung etiquette din na bawal na tsaka sabay-sabay para magbuhasan natin yung risk na tao magkatama. So, hindi kami natinig ako na sabay-sabay. Ilan ang maximum na pwede dito ng sabay? Depende siya kung saan siya umakit. Pero dalawa kaya naman. Dalawa. Maximum. So, sa area natin ng Republic, maximum of 2. Yung pwedeng umakyat na sabay. So, syempre, ano lang yan. Pero ano yun? Parang umiikot. Umiikot yun kasi pag nagkaklaim ka naman, mga less than 1 minute or less than 20 seconds yung man. So, marami pa rin talaga makakasusok na habang umiikot sila. Right, so kung kayo sa grupo, pwede kayo rin dito. Kaya may upuan din kami dito habang nag-iintay ka. Panoorin mo yung mga umakyat. Pero yung pwede nilang gawin. Pero yung mismo umakyat, dalawa lang yun. Para sa safety na din naman. So excited na ako mga Reba Pips. Subukan na natin to, di ba? Tara! So mga Reba Pips, ayan. Kasama ko ngayon si Sir Nico. Si Sir Nico yung magbibigay sa akin ng basic lesson para masubukan natin itong bouldering, wall climbing. Ayan, Sir Nico. Okay, so bago tayo magsimula ng actual wall climbing, kailangan muna natin subukan ng sapatos. So sa wall climbing kasi or bouldering, meron tayong tinatawag na climbing shoe. Na kailangan gamitin para makatapak tayo or madali tayong makatapak dun sa mga maliliit na holes tulad neto. So, meron pala siyang specific na sapatos para dito. So, dito meron kami mga pinapahiram. So, para sa mga beginners or first timers, huwag niya mag-alala, may mga mapapahiram kami sa inyo. So, pag pala kumasyal kayo rin ito mga Reba Pips, provided nila yung sapatos, ito yan. So, susuot tayo ng sapatos kasi susubukan natin umakyat. So, tara, suot ko muna ito. Ito yung una nating akyat. Ilang degree to, Sir Nico? Ito, 15 degree. 15 degree mga Reba Pips. Okay. So, dito tayo mag-uumpisa. So, pag bouldering, pwede yung dalawang kamay yung pinagsisimula o isang kamay lang. Yung bibigay ko sa yung puta, isang kamay lang nagsisimula. So, ito. Tapos, nandito yung paa mo. Tapos, ito. All white. All white tayo. Tapos, ito. Kasama to. Ito. Ito. Tapos, yung kaling puti.
Hanggang sa umabot ka sa taas, pagdating mo sa taas, dalawang kamay. Tapos pagbagsak, importante na pag bumagsak tayo, lagyan pa talikod. Huwag itutukod yung kamay. Kasi pag bumagsak ka ng bigla at natukod yung kamay, baka na-strain. So, yun na. So, gawin ko. Gawin ko, tapos tignan mo na lang. Okay. Okay. Buhay natin! So, mga Rapepeeps, ako naman. Tingnan natin dito kung kaya natin. Ayan. So, mga Rapepeeps, second attempt tayo. Ayan, papakita muna ni Sir Nico. So, doon tayo sa pink, mga Repapibs. Attempt number 2 tayo. Ah, ito ba yun? Tama ba, sir? Ito. Ito. Ang dalawa. Ito, saka ito. Mas ito dalawa. Tapos ito. Saka ito. Tapos bahala na yung susunod. Pakanan yung mga pink sa kanan. Enjoy na enjoy ako dito. So magta-try ulit ako dito. Dito sa 15 degree, tapos mula dito sa gitna, papunta dito. Ito ang nakikita niyo sa nasa kanan ko, 40 degree. Medyo, kumbaga sabi nila sa biking, matirik na to. Hindi siya advisable para sa akin, mga Repapibs. Na akyat rin, sayang. Gusto ko pa naman. Siyempre, yung safety ang ating kailangan unahin. Baka daw kasi ma-injury ako dito. Pero malay natin, in the near future, maakyat ko to. So, balik tayo rito, mga Repapibs. Subukan ulit natin. So ayan mga Repapibs, so sobra akong nag-enjoy dito sa kauna-unahang wall climbing activities. Siyempre dito yan sa Bukawi, Bulacan. Pero bago yun mga Repapibs, balita ko, meron malamang silang mga future plans na darating sa mga susunod na araw para mas ma-develop or mas mapaganda pa dito yung experience mo dito sa Marcel's Bordering Hook. Siyempre dito yan sa Bukawi, Bulacan. Sir Amar, ano yung mga future plans niyo dito? Ayun, so bukod nga sa climbing gym o bouldering nook namin dito, magkakaroon kami ng cafe dito para pag gusto nyo magkape sa umaga, kumain ng mabilisan, pwede rin. Meron yung mga biker, pwede kayo pumunta rito. Sa gabi naman, meron pa rin cafe. Mag-offer din kami ng mga alcoholic drinks para sa mga socialization na pwede nyo gawin sa kasama mga kaibigan ninyo. Bukod doon, makikita nyo yung tiny house dito. In the future, invite ko rin si Archie para makita nyo yung bahay na meron dito. Tinatawag namin yung kubo, pero it's a modern na itsura ng isang kubo. Pagka open na siya, pwede na kayong mag-overnight stay kasama again ng family nyo or friends nyo. Tapos, yung buong place, again, kung gusto nyo nang magkaroon ng private event, kung may magpo-propose sa inyo or may magpapakasal sa maliliit na wedding, pwede namin kayo accommodate dito. Abangan nyo yung cafe namin kasi mararamdaman nyo na parang feeling nyo nasa beach kayo kung napunta kayo dito sa place namin. More details, share ko kay Archie. Sa susunod na taon, abangan sa April, magbubukas na kami. So aabangan, siguradong aabangan natin to sa susunod na taon. Pero sa ngayon,
pwede kayo, di ba Sir Amar? Pwede pumunta rito, kaya lang magpapabook kayo or magpapaschedule ka sa kayo. Tapos pagdating sa pagkain, tama ba Sir Amar? No? Kayo muna. Kayo muna magdadala ng pagkain kasi inaayos pa nila ito. At sigurado ko ang ganda nito mga Repa Pips pag natapos. So excited na excited ako mapuntahan to sa grand opening. So ilalagay ko na lang sa description, mga Repa Pips, yung information nila Sir Amar. And Sir Amar, invite mo sila, no? Sige. So, yun, inaasahan namin kayo next year sa summer. I-open namin itong cafe, restaurant, at syempre itong gym para sa lahat makasubok din ng gym. At pinopromote din namin syempre yung gantong sport kasi nandito rin ang future, lalo na sa Olympics, pinakita na rin yung sport na to. Ayos. Para hindi lang tayo sa boxing, hindi lang tayo sa weightlifting, sikat, malay nyo pati sa sport climbing, sa bouldering, ay maging sikat na rin ang Pilipinas. Yeah, malay nyo, magsimula dito sa Bukaway yung player ng ating Olympics. So, di ba? So hanggang dito na lang mga reference. Unang-una, maraming salamat kay Sir Armar, kay Sir Nico, kay Sir Justin sa talagang napakasaya at napakasarap na experience dito sa kauna-unahang wall climbing dito sa Bukaway. Siyempre, maraming salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na video. Bye-bye! Bye-bye!